Hi everyone! Kung kayo po ay interesado sa mga tarot cards and oracle cards, binibenta ko po ang iba kong mga pre-love tarot and oracle decks. Lahat po yon ay original and authentic. I-check nyo na lang ang mga available na cards sa aking Shopee. And also, kung gusto nyong mag-manifest ng good luck, protection, love, money, and healing, I'm also selling power bracelets na matutulungan kayong ma-manifest ang inyong mga desires. Nakalagay na po siya sa pouch, may kasamang instruction leaflet at extra string. Available in Lazada, Shopee, and TikTok Shop. Check them out. Links on the description. Cancer, hi. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ay isang timeless money reading for you. So anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. This is also a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron din tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Paalala lang, Cancer, that you have the power to create your own reality and just use this as your guide, no? Gamitin lang tong reading na to bilang isang gabay. Okay. So, Cancer, let us see your message regarding your money, career, finances, wisdom. On a Wednesday with a waxing moon, let wisdom come and be renewed. Oh. So, number 7 is also about wisdom, knowledge. This is self-reflection. So, I think maaring meron kayong matutuklasan na bagong kaalaman that will also help you become more mature, no? Mas magmamature ka pagdating sa pagdi-deal mo sa iyong trabaho, sa career mo. Mas responsible ka na ngayon. There must be someone na nagme-mentor sa'yo, no? Parang nagtuturo sa'yo na, oh, ito, nag-guide sa'yo na, oh, ito yung gawin mo, ito yung subukan mo, diba? So, pagdating kasi sa business, sa negosyo, sa career natin, and even sa mga investments, no, sa finances, maganda na may nagme-mentor kasi sila yung, kumbaga yung pagkakamali nila, yung failures nila, sila na yung magtuturo sa'yo kung paano mo maiiwasan yon. Okay? So, you also have passion, rise up, inflame my purpose, reach the sky. Ooh. So, yung iba sa inyo, Cancer, you are very passionate about your work, passionate about your career, passionate about reaching your dreams. And yung iba sa inyo, I'm seeing na you are going to do this with someone na mahal mo. Someone who you really care about. This can be a family member, a friend, or your lover. Mm-mm. So you also have health. Mother Earth sweet, Mother Earth bright, bring to me health and might. So very important rin sa inyo ang inyong kalusugan because health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. So syempre hindi tayo makapag trabaho ng maayos kapag hindi tayo malusog, hindi tayo masigla. So, number one ninyong pagbibigyan ng attention din ay ang inyong kalusugan. Okay? Let's see what else. Cancer. Money, career, finances. You have the Six of Swords. Merong travel. Some of you might be going to some places to research, no? Parang meron kang gustong alamin, tuklasin. Let's say you want to start a business. And yung business na yon, bago mo siya masimulan, kailangan mo ng matinding pag-aaral, pag-source out. Tama ba? Source out? So, oo. Maaring mag-source out ka ng mga materials, no? Or kung ano pang equipment kailangan mo for that business. And some of you naman, meron ditong lilipat ng trabaho. Lilipat ng industry, lilipat ng company. Ten of Pentacles, this is going to be a good decision for you. Kasi dito sa lilipatan mo, mas may financial stability. Maaring may magandang offer sa'yo rito.
mas malaki ang kikitain mo. Kung hindi man to career or kung hindi man to trabaho, this may be a new business na mas mapapalago mo. Ayan, no? You're very focused on what you are doing. Oo, inaalam mo talaga ano yung practical side ng ginagawa mo, ng business na to, ng career na to. You also have the sun. Oh, the sun is about happiness. This is also about success. Full of ano kayo ngayon? Full of energy to do your work, to make things happen for you. Oo. Yung iba sa inyo, pwedeng ang business na susubukan nyo, flower shop, or may kinalaman sa bulaklak, paggawa ng bulaklak, anything related to decorations. You have the Seven of Swords and the Two of Pentacles. Okay. So, what I'm seeing here is, medyo mag-ingat, okay, sa mga pagkakatiwalaan nyo, especially kung you are someone na marami kang trabaho na ginagawa. Let's say, for example, meron kang career and then nag-business ka din. So, syempre, medyo busy ka sa career mo. Pwedeng ipagkakatiwala mo sa iba yung business. So, you have to make sure na mapagkakatiwalaan mo talaga, no? Kasi someone might break your trust. When it comes to money. So, maging maingat. You have the Page of Pentacles. Meron kang pag-aaralan, no? Bagong idea na gusto mo pang mas malaliman yung knowledge mo doon. And this is what's good para sa iyo kasi you are always open to new ideas, no? Very curious ka. You are open to learning a lot of things related sa career mo, sa business mo, sa trabaho mo. Yung iba naman pwedeng merong training, seminar na attendan kayo. You have mending. So some of you, maaring you are going to forgive yourself, no? From your past decisions, past mistakes. Pagdating sa career, sa business, you can also be mending a relationship with someone, no? Relationship mo sa isang tao na medyo hindi na naging maayos because of personal differences pagdating sa trabaho nyo, sa business, sa career. You have regeneration. Yung iba naman ay meron kayong bubuhayin na dati nyong interes na pwedeng susubukan nyo ulit. No, na susubukan nyo ulit na i-workout yan. This can be a previous career, dati mong trabaho, dati mong business, or business idea na hindi mo ginawa talaga, hindi mo tinuloy. So ngayon, maaring meron ka ng pagkakataon na gawin yan. Meron talagang some of you might be disconnecting or parang can be separating from someone. Parang magka-cut off ka ng connection sa isang taong sisira ng tiwala mo sa kanya. This can be sa trabaho mo, sa business. Oo, kasi yung intuition mo mas lalong lumalakas. Oo, you may be dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, yung inyong intuition, yung instinct mo, mas on point ngayon. And it is guiding you. Yan yung nagiging guide mo para makapag-desisyon ng best for your situation, for your business, for your career. Use your keen perception and skill in making decisions. O, diba? We were just talking about decision making. Keen perception is your connected to sa sa judgment mo, sa instinct mo. Yung iba sa inyo malulungkot kayo kasi hindi nyo akalain na itong taong to ay sisira ng tiwala ninyo. Pwedeng napagkatiwalaan nyo sa negosyo, sa pera, sa trabaho, pero sinira lang.
So stand tall and proud, see the leadership role unfolding ahead of you. So yung iba sa inyo, Cancer, meron ditong pag-increase ng sweldo, or yung iba merong promotion sa trabaho. Maaring ikaw ay gagawing leader OIC sa trabaho mo, or ikaw mismo, no, magkakaroon ka ng leadership role because of the business that you are going to start. Okay? So, that is your reading, Cancer. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Cancer. See you again.